napakalaki at napakalawak ng pag-ibig na ibinuhos ko sa bawat isa sa inyo. Huwag ninyo itong baliwalain. Nais kong makita ng bawat isa sa inyo ay ipakita ang pag-ibig, ang pagmamalasakitan, ang pagpapaalalahanan sa bawat isa. Nais kong makita ng bawat isa ay nagsisikap na sa kabanalan. Ipinamumuhay ang aking katuwiran sapagkat inihahanda kayo sa nalalapit na dakilang araw na yon ng paghablot sa inyo. Makita sa inyo ang lubos na pagsunod at pagpapasakop at pakikiisa sa aking espiritu. Diyan ako nalulugod, mga anak. Alalahanin ninyo ang mga paalalang ito sa inyo ng espiritu. Alalahanin ninyo na kayo ay aking tutubusin kung kaya't inyong lingunin ang inyong paroroonan, ang aking kaharian. Tumingang mapagnilang ang sanlibutan nito. Ngunit kayo'y aking hinirang at binigyan ng kaloob upang hindi mapagnilangan ng Diyablo. Gayun din mga anak, itoon nyo ang iyong oras at panahon sa pag-aaral nang sa ganyan anumang pagsubok na dumating ay inyong mapagtagumpayan. So muli magandang umaga sa ating mga kapatid at alala muli na sa mga susunod na linggo mag-adjust po tayo, no? Kasi may pangaduman dito sa Taytay, sa may kabayanan po doon sa Changi. Kaya magtsaga-tsaga po tayo na binisip po tayo ng maaga para po tayo nakarating sa tamang araw at oras. Na paano ba? Wala pa po Bible study yan. So, sa pag-resume ng ating mga Bible study, lalo kailangan natin mga kapatid ang magang pagising o pagkilos para hindi po tayo mahuli. Anyway, kumusta huli kayo sa mga nasa ibang bansa na nakikinig na mga salita ng ating Panginoon na kayo'y patuloy na ingatan, patnubayan ng ating Panginoon, hawakan ninyo pananampalataya. In return naman, huwag po kayong bibitaw. Sapagkat tayo po lahat ay nakikipagkaisa sa mga tao nagsisipaghintay sa araw na yan ng pagbabalik ng ating Panginoon Jesus upang kunin niya tayo at ipagsama sa kanyang kaharian. So, muli mga kapatid, tayo po ay nagpapatuloy ang malapit na pong maglipat taon. So, kung ano mga naging pagkukulang natin sa nakaraan, tutang na ito, so, please lang, pagsisiyahan na natin. Sapagkat ang kalooban ng ating Panginoon habang abang araw ay dumarating, so tayo pa naman ipa-advance ang pa-advance ng spiritual na kalagayan sa mga magitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita. Kaya sa ngayon po, tayo patuloy na dapat na maging abala sa mga gawain na kung saan tayo tinawag ng ating Panginoon. Wag po kayong maglulupay-pay, gawin ninyo mga gawain, ministry na kung saan kayo tinawag ng ating Panginoon. Sapagkat kahit po tayo, walang bagong estado ng Sabado at Linggo, tungkulin naman natin ang mga tagapagtulong na patuloy na magpasa, mag-research, mag-ipon ng mga kapahayagan para sa papasok ng isang buong taon bilang pagkain po ng ating mga kaluluwa. So, narap po si Nanay. Nanay. Nanay, kayo Nanay. Saka yung mga
mga mga kapatid natin. Ayan po, itong mga nasa taga-sorso doon yung mga Bicolano dyan. Pramon po yan, parang Naga to. Wala ko, masayang ng Bicol. Sorso doon. Ah, pero sa lahat ng taga-sorso doon, yung taga-Rizal. Ha, kasi yung ano doon yun, Rizal Sorso doon eh. Kaya pag kayo yung napunta ng Bicol, nasa Rizal pa rin kayo. Ayan po ba, mga kapatid? Okay, basta naman ang hangin natin Panginoon dahil sa mga kapatid. Mga kapatid na nagsisikap na nakapatinig ng mga salita ng ating Panginoon. So, narito mga kapatid ang tatlong talata. Matthew 20:28, 2 Corinthians 5:21, 2 Corinthians 5:15. So itong tatlong talatang ito ay may kaugnayan sa dakilang gawain o ginawa ng ating Panginoong Jesus para tubusin po tayo. Ha? Kasi karamihan sa mga tao ngayon nagse-celebrate ng Pasko, pero iba po nasa isip niyan. Ay, mga anak ay mga Pasko. Anak ko lang, maraya kayo mga Pasko lang. So, hindi po yun. Pinakadakilang gawa na ginawa ng ating Panginoon, yung sa tinagal-tagal ng panahon, dumating ang araw ng ating katubusan. Eh, po ba? Yan po ang pinakamahalaga kasi kapag hindi tayo kasama sa mga tinubos ng ating Panginoon, yung redemptive work ng ating Panginoon. Hindi po tayo makakasama sa initinitin po ng Espiritu Santo. Kaya sinabi Matthew 20:28, gayon din naman, ang anak ng tao ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay bilang pantubos sa marami. So yung pinakabuhay ko, yung mga ransom, ano? Para sa atin ang mga napapahamaksala. 2 Corinthians 5:21, pinagsama-sama ko rin talata. Yaw, hindi nakakilala ng kasalanan ay kanyang inaring may sala dahil sa atin upang tali maging sa kanya'y katwiran ng Diyos. 2 Corinthians 5:15, at siya'y namatay dahil sa lahat upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili. Kundi tayo dapat na mabuhay para sa kanya na bumuhay sa atin. Eto po ba tayo doon? So, ibig sabihin, huwag natin dito sa sarili natin. Pagdating sa kamakaran ng espiritual na pamuhay, ayan natin sumunod ito sa kalooban ng ating Panginoon. Upang huwag na mabuhay para sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muli na buhay. So, masalamatan po natin ating Panginoon. So, ito po yung pinakadakila, the greatest story ever told. Ang ano yun? Biro mo yung makasalanan tao para ilipat sa buhay. Wala lang pwedeng gumawa yun. Sapagkat ang Diablo, walang ginawa yan, hindi magnakaw. Pumatay. Pumuksak. Kakibat ng mga salitang ito ng Diyos, ay meron pang ibang mga talata na mababasa sa mga banal na kasulatan na pawang nagpapahayag patungkol sa doktrina ng dakilang katubusan ng tao na isinagawa ng ating Panginoong Jesus, the doctrine of redemption. Ginawa ito ng ating Panginoong Jesus sa buong sangkatauhan na hindi nangangahulugan na siya lamang ang ating Panginoong Jesus ang may kapabilidad
o ang nakakami at ang karapat dapat na umako sa lahat ng kasalanang nagawa ng tao at tumubos, taking the place of another or others in carrying the death penalty. So tayo mga nahatulan na ng kamatayan, inako niya yung mga kasalanang nagawa natin, inako niya lahat. Pagkat sa silong ng langit na walang maaaring gumawa ito kundi ang ating Panginoong Jesus. Salamat kayo sa isang tagapagligtas. Kakat Acts 4:30, sinabi ng banal na kasulatan na sa kanino mang iba ay walang kaligtasan na ibinigay sa silong ng langit maliban lamang ang pangalan ng ating Panginoong Yesus. Siya lamang ang kaisa-isa at aktwal na nakaabot sa mga kahilingian at sa mga sukatan ng ganap at kumpleto at dalisay na hain. Siya bilang handog, siya lamang ang kaisa-isa natataling pampalit sa lahat ng mga kautusan patungkol sa pag-aalay ng lahat ng uri ng kasalanan. Kaya sinabi ng Biblia na ating Panginoong Jesus ang hangganan ng kautusan. Kasi siya lang nakasunod sa kautusan. At hindi lamang yung pinawalang bisa po na ating Panginoong Jesus ang lahat ng ritual sacrifices patungkol dito sa mga kinatawag handog para sa kasalanan. Noong araw, pag maliit na kasalanan mo, maliit na pinanong na bahagi ng hayop. Yun po yung inihahandog, depende sa laki. Kapag medyo lumalaki na isang patang ng baka, isang umuha ang tao, lalo na kayo, sino'y bakahan ba kayo? Diba, nagkasada, kaya't makapilasin yung baka namin. Bago sa kasalanan mo, lalo. Yun po, inabonis na po yun. Kaya siya hanggang ng kautusan, sapagkat nung ialay ang ating Panginoong Jesus bilang natatangan kayo sa isang hayop, perfect ang naging handog. At doon lamang natamo ng bawat isa sa atin ang tunay na kalayaan sa kasalanan. Kaya, ginawa ng Diyos na ang ating Panginoong Jesus siya yung higad na tataling pampalit o substitute sa pamamagitan ng pambayad ng halagang pagtubos o tinatawag na redemptive price para sa kanila na nahatulan ng hatol na kamatayan. So kabilang tayo po lahat doon. Ginawa ni Satanas na mahulog ang tao sa pagkakasala at magimagsik laban sa Diyos at sa lahat ng kanyang mga salita at talatuntunan. Sirain ang kanyang kautusan na ang kamatayan ng kaisa-isa at natatanging hatol dito. At sapagkat nahatulan na ng kamatayan ay bukod sa wala na siyang paraan para bayaran o tubusin ang kanyang hatol na kamatayan sa ganang sarili niya, ay nagpasya ang Diyos na tapusin ang kawa-awa at ang kalunos-lunos na kalagayan ng tao na hiwalay sa Diyos sapagkat wala na itong pag-asa. Sa pamamagitan ng salita, ang itatlong persona ng Diyos ay nagkatawang tao upang makalaya lamang ang sino man sa atin. Magsisi, magpakumbaba, at magbalik loob, at sumampalataya, at sumunod. Pagkat ito lang ang dapat na kahingiang nais ng Diyos makita sa lahat ng kanyang mga tinubos.
once na nakapalumbalik ang tao, tulad din nun, natin, nakapalumbalik tayo natin. Amen po po. Ay muling natatambasa ng lahat ng kanyang mga anak ang kalayaan sa kasalanan. At sa pagpapatuloy ng kalayaan ito sa kasalanan, ay may pagpapatuloy na muli ng Diyos sa kanyang eternal na plano para sa ating lahat. Yan na wala sa unang tao na kanyang nilikha. Ang dakilang Diyos ay nagsagawa ng gawain ng pagtubos sa tao, ng para sa tao, sa pamagitan ng tao na isinugo sa katauhan ng ating Panginoong Jesus. Isinugo siya upang pahirapan, tanggapin ang mga bagay na hindi na dapat tanggapin, lahat ng diisin hanggang sa mamatay ang ating Panginoon para sa kanila na naninirahan dito sa buong daigdig. Siya namatay at muling nabuhay mula sa mga batay upang ang orihinal na plano ng Diyos ay ganap na maisakatuparan. So maganda yung plano sa atin ng Diyos. Hindi niya po pwedeng baguhin, ibahin, o ilihis sapagkat wala pang alam mga bagay na nilikha. Alam na ng Diyos ang kanyang tungkulin, plano at layunin sa tao na kanyang nilikha. Dahil sa dakilang kahabagan ng Diyos sa pag-ibig sa tao at sa pagtanaw sa nakarang relasyon ng tao sa kanya, ang gawain ng pagtubos ay lubang napakahalaga sa Diyos na ating sinasamba at sinasampalatayanan. Bagamat sa maiksing panahon ay nagkaroon ng pansamantalang kaabalahan o naantala o delay ang plan ng Diyos sa tao na maging tagapamahala. Gaya pa man sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus ay nararanasan mismo sa loob ng iglesia na ang bawat kasapit ay muling na ipagpapatuloy ang dakilang gawain nito at layunin niya sa tao. Gayun pa man, sa ating kalagayan, tayo ng mga tinitipo, plano ng Diyos sa tayo mabuhay eternally. Yan ang buba. Sapagkat hindi tayo maaaring maging tagapamahala kung ating buhay ay katulad lamang ng laman at dugo. Kundi nais na ating Panginoon na maging katulad niya upang sa kanyang pamamahala ay walang anumang bagay na makagapi pa o makatalo pa o makatay pa sa pangasiwa at pamamahala na isasagwa na ating Panginoong Jesus kasama tayo na kanyang mga na-preserve para sa rapture. Kaya nung magkasal ng tao, hindi tumigil ang Diyos. Kung ano ang kanyang plano at layunin, noong una pa man ay kanyang ipinagpatuloy. Sapagkat pansamantalang ninakaw ng kalaban, kinidnap ang karangalan ng tao na karelasyon ng Diyos nung siya ay likhain. Kung kaya hindi naubusan ang paraan ang Diyos kundi sa kalooban muling matubos ang eternal na tao mula sa mga kamay ng kanyang kalaban. At kung paihintulutan ng Diyos na makatakas ang kanyang kalaban sa mga ginagawang pag-atake nito sa tao at pag-aabalang ginagawa nito upang hanggangan ang eternal na plano nito ay lalabas na tuluyan ang pinabayaan ng Diyos ang napakadakila, ang napakabuti niyang kalooban para sa tao.
Gayon noong una pa man, ay tinakda na upang ganapin at maisak ang tumparan lamang. Kaya nagtakda ang Diyos ng isang dakilang araw upang wakasan na at tapusin ang kakunwaring pamamahala ng kalaban sa tao sa mundong ito. Kaya yun po tayo minumulde na si ginawa ng ating Panginoon ang iglesia o bawat kasapi nito ay narapat na talaga mamold yung ating mga puso at kaisipan sa mga kapahayag o binibigay ng Espiritu Santo upang mamulat tayo sa isang katotohanan na hindi na tayo mga anak ng Diablo, kundi mula sa masamang likas, inilipat na tayo sa buhay. Amen po ba, mga kapatid? At ito ang kadakilaan kung bakit mayroon mga celebration na ganito. Pero sa iba, material celebration lang. Pero sa atin, mostly, spiritually, nagse-celebrate po tayo, mga kapatid. Kaya bawat sa ating kinakailangan matagal, matatak, sa ating mga puso at kaisipan ang dakilang pag-ibig na isinagawa ng Diyos sa tao na hindi niya tayo tinigilan hanggat hindi niya tayo nakukuha at nailipat sa tamang kulungan, mga kapatid. Colossians 2:14-15. Na pinawi ang usapang nasusulat sa mga palatuntunan laban sa atin na hindi naaayon sa atin at ito'y kanyang inalis na pinako sa krus. Ang hindi po sabi dahulo or mosaic law and sacrifices and rituals which is the old covenant was totally abolished on the cross. It refers to the complete law of Moses, not only the ceremonial part of the law, but to the commandments also, and every detail of the old contract. So, yung po pinawalang visa. Hindi lang ilakot sa kundin buong mosaic law. Yung tinatawag na law of Moses. Pero meron hindi inalis doon, mga kapatid. Kung anong gusto ituro natin ang Panginoon ng Isus, sinasama yan. At wala rin ba, ang mga tithes and offerings natin, hindi po inalis yun. Kasi, paano magkakaroon pa ng baha kung wala tayong paghahanto? E may po ba? Kasi ang ating paghahanto ay paghahandog ng katagumpayan. Paghahandog ng ano, na ikaw ay mula sa kamatayan ay inilipat na sa buhay. Yung ating mga paghahandog ay pagpapasalamat. Kaya hanggat maaari, kung tayo magpapasalamat, palagi yung the best na mabibigyan natin sa ating Panginoon. Hindi uso sa mga anak ng Diyos ang gares. O nalalay, makapo. Kundi kung ano yung the best na mailalagay natin sa ating puso, sa ating espiritu. Madali ba laban yung mga kapatid? Pero kung kayo mag-o-open, ang iyong muna sa akin, hoy! Ano ba na? Hoy, Epo! Yan pang handog mo, ayos sa inyo. Yung pagka medyo, ang sarili mo, medyo aligaga. Ayan. Ay, huwag mo na ihandog. So, ibig sabihin niya, kulang. Kulang. Bakit tayo sinasanay dyan? Sa pagkatakaloba ng Diyos, yung pag nasunod natin ang kabuuan ng law of giving, ibibigay naman sa atin ng Diyos ang kabuuan ng alin? Ng blessings. Wala siyang iiwan dyan. Bakit? Pangunahin na. Kaya nga binigyan ka ng Diyos ng bagong buhay eh. Sapagkat doon sa mga namumuhay na hindi namumuhay sa bagong buhay, hindi kayo naman magkakalaw sa Diyos yan. Magkakait yan. Manatakin yan. At ang kasakay malipagsamba sa Diyos-Diyos ang mga kapatid. Hindi ito pinupumpang para makinahaba kami. Hindi po. E ganyan din kami. Pinupumpang din kami ganyan eh. Natural, kung pinupumpang na sa amin yan,
Sabi, brother man, hindi mo muli tayo sinopo. Huwag kang makakabalihin dito sa tao. Kaya po nga kapit, lagi, yan ang kontrobersya, yan ang pinag-uusapan, yan ang pinagtatanong na bakit, kung ano-ano mga sagunat, mga pagdadahilan, pangatwiran, huwag lamang makapagbigyan ng tao. So, ibig sabihin, taglay pa niya, alin? Nagdabutan sa kanyang sarili. Kaya tanong ko, kayo ba madamot? Mga kapatid, at sa maliit na bagay, huwag tayo magdadamot. Kasi kasakit man yung pagsamba sa Diyos Diyos. Ang diyan natin nakikita na ang sekreto ng ating pangyayon, kapag talagang nabigay natin yung karapatang dapat, ibibigay din naman natin sa atin ng Panginoon, hindi lang yung karapatang dapat, kundi yung higit pa sa mga bagay na kailangan nyo sa buhay. Ewan ko ba kung bakit, mahirap bang itindihin nyo? Hindi mahirap itindihin yan, mga kapatid. Ito ay para sa inyo at sa atin, para sa lahat, para sa Iglesia. Sapagkat hindi kalooban ng Diyos sa Iglesia ay sa maging mahirap na Iglesia. Patingin ko. Kundi tinan ang Iglesia natin, kakaunti, kakarampo. Kaya tinan nyo, nagpapapatayin tayo ng chapel. Amen po po. Sino tumutunog dyan? Hindi tayo nagsusunusin. Hindi tayo nanginginig kung kanin-kanino. Kaya panalang sa Panginoon, Panginoon, ikaw ang aming agapustos. The great provider, sabi ko. At ang lahat ng bagay na kailangan namin, ikaw lang aming inaasahan. At hindi kami aasa sa tao. Kaya kung may magbigay ng tao, hindi tanggapin. Pero hindi tayo mamihingi sa tao. Kundi sa pamagitan ng biyaya ng ating Panginoon. At pag-ibig niya sa Iglesia, ito, hindi niya ito pababayaan. Kaya, sa isang linggo, ano nga pa Thanksgiving niya po natin? Next Sunday, pero before Thanksgiving, Sabado. Fellowship po yan, na bumal si J. Ministry. Kaya sikapin po natin na makagano tayo lahat dyan. Yan po ba tayo? Utos ng Diyos yan eh. At yun ang gusto ng Diyos natin, kahit sa simpleng utos. Simple lang, sundin lang natin. Ay, ito, napakagano ng Diyos. Kapag palay ng kanyang mga anak. Kung kaya sa tunay na iglesia, na itinayo lamang ng ating Panginoong Jesus sa pundasyon ng mga apostol at mga propeta, ay gano'n na lamang ipinupukpok at talagang pinagdidinan ang naging katuparan ng propesya sa Genesis. Anong propesya yon? Genesis 3:15. Ito kung paano tuturugin ng Diyos ang ulo ni Satan. Ang sinabi, at kapag aalitin ko, ikaw at ang babae, at ang iyong binhi, at ang kanyang binhi, si Jesus Christ ang tinutukoy dito, ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kaya pansamantala, i-inflict lang ni Satan, isakog yan si, papatay lang siya, pansamantala lang yan. Pero yung kamatayan ng ating Panginoong Jesus, iyon ang tumulong sa lahat ng kaparaan ng Diablo, lahat ng mga parunokso, lahat ng panggawa nito para magkasala ang tao at ibaon sa pagiging alipin niya. Yan po ang ibig sabihin niyan. At yan ay naganap 2,000 taon ng nakaraan. Na sinabi, Satan and his forces were stripped off their power to condemn and kill the race. Yun ang gusto ni Satan eh. Lahat ng lahi, lahat ng kanyang kapangyarihan ay pinawalang bisa na nang mamatay ating Panginoong Jesus. The law was blotted out and they have no further claim to hold man in sin. Kaya wala na karapatan ng mga law. Ang old covenant, nahawakan pa ang tao nito sapagkat wala itong kapangyarihan na magligtas sa tao. Wala itong kapangyarihan.
kapangyarihan na magbigay ng eternal na buhay sa tao, kundi ang ating Panginoong Jesus lamang. Sa kalalagayan ng pagkahulog ng tao, ay kinidnap at binihag ni Satanas ang tao sa katauhan ni Adan at ang lahat ng tao na sumunod sa kanya. At ginawa sila ng mga alipin, sunod-sunuran sa kasalanan at sa lahat ng kasama ng paghimagsik na ang hatol na kamatayan at kaparusahan walang hanggan ang nakapatong sa kanilang mga ulo. At bagamat ano na lang may tuturing, ang diablo at ang kanyang mga kampon ay pakunwari o inigang pa rin namamahala sa tao. Ito'y dahil na rin sa kawalan ng pananampalataya ng tao at sa kakulangan ng karunungan at kaalaman. Kaya nga po tayo nag-aaral eh. Para hindi na tayo matinang ng diablo eh. Ang kakulangan ng pag-aaral, kaalaman, ito'y lalo nagbabaw sa tao sa pagiging alipin at sunod-sunod at sa lumang kalikasan. Nang nasagot dito ay ang talunang si Satanas. Kung kaya sa iglesia ikinayo lamang na ating Panginoong Jesus, doon tayo ay palaging binibigyan ng malinaw na mga kapahayagan, karunungan, kaalaman, ano pa hindi na tayo malinilagtan. Sa hula pa rin sa Genesis 3:15, sabi pa, ikaw ay papag-aalitin ko, ikaw at ang babae. At ang iyong mga supling, at ang kanyang mga supling. So natural, yung ahas, aaway ng tao. Nakita ba kayo ng ahas? Yung aaway ng tao yan, kaya yung instinct ng tao, pakainin na, durugin ang ulo. Pero sa sinabi pa rin ng propesya, na ang iyong binhi, at ang kanyang bilhin ay papag-aawayin. It is natural na ang mga anak ng Diyos at ang mga anak ng Diablo ay magkaaway. Kaya kasabi mga kaibigan mo yan, pagdating sa prinsipyo, sa aral, sa turo, kahit mga mahal natin sa buhay, kaaway natin yan spiritually. Amen po ba? Kaya tayo, ng mga natuto, tayo nga patuloy na tinuturuan. At siyang inaasa ng ating Panginoon na magiging tagapamagitan upang ang mga unbeliever na nakakahalubiro natin, sila rin naman ay makasama natin. Lalo na ang mga kasambahay natin. Pero kung talaga kayo, wala po tayong magagawa. Ilan po ba? Yung pinakamahirap ebanghelyo eh, yung asambahay. Yung mga mahal sa buhay. Kaya sa tunay na kalalagayan ng tao, lalo na sa inyo, na mga nilagay sa tamang kulungan, ay lubos na pinagdidiinan sa ating lahat na sa loob ng mahigit na 2,000 taon na ang nakakaraan, ang hatol ng kamatayan ay pinawalang bisa na ng ating Panginoong Jesus nang siya mapako sa krus. Siya ang naging ganap na pambayad ng ransom. Ang kanyang buhay, ang kanyang pagpapakasati, dahil sa pag-ibig ng Diyos sa tao na kanyang nilikha. Ito lamang mga kapatid, ang kaysa isang simulain o principle ng pamamahala na kung saan ang banal na Diyos ay ganap na may paiiran ang kabayaran para sa kasalanan. At ito nga ay sinabi sa atin na naganap na. Kaya nakakaroon tayo ng taba at wastong pakipag-ugnayan sa Diyos. Yung tinatawag na relationship. Marami mong churches ganun, lahat sila may relasyon. Kung yan sinasabi ko sa inyo, hindi mahalaga
Ang relihiyon, ang malaga relasyon, madalas ganyan ang mga preachers. Maging mga nasasakutan, kaya tanungin mo ano relasyon. Paliwanag mo nga. So yung hapon paliwanag niya, from Genesis yun, hanggang pagiging born again ng tao, doon lang nabalik ang relationship. E na po ba? At kayo naroon na nakapasok sa relationship na yan. Kung ano mga encounter yung mga pinagpisasasabi, wala ang natang na-encounter. Ito ang dala kung bakit nakabayaran sa kasalanan ay naganap na. At ang buhay eternal, ang ginawang gantimpala para sa nagiging masunurin at sumasampalataya sa Diyos at sa kanyang mga salita. Hindi kailan sa ating lahat na ang mga karapatan ni Satanas ay kinilala at inihayag na ng mga kasulatan. Siya ang Diyos at Prinsipe ng sanlibutan ito. 2 Corinthians 4:3-4. Siya na may kapangyarihan sa Hades at kamatayan bago siya ay aktwal na matalo sa gawain ng pagtubos. Kaya nung matalo na si Satan sa pamagitan ng pagkapako sa krus, naging tanuyan na na yan. Pero magpahanggang ngayon, bakit ang pangaraming mga tao ang nasa ilalim at under na kanyang pamamahala? Dahil walang alam, hindi natuturuan. Hebrews 2:14. Dahil sa ang mga anak ay mga may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon din nakakabahagi sa mga ito. Upang sa pamagitan ng kamatayan ay kanyang malipod yung may paghahari sa kamatayan sa makutid bagay ang diablo. So, doon sa eternity, o doon sa tinatawag na eternal kingdom, mga kapatid, ang 1,000 years, mayroong pagkakataon doon na ang tao, hindi abot na 1,000, na pag nagkasana, mamamatay, pero hindi pa yun ang eternity. So, ang eternity, o eternal na pamamahala, ipagkatapos pa ng 1,000 years. Ang 1,000 years reigning ng ating Panginoong Jesus ay upang ubusin, lipunin, sigutin ang lahat ng uri ng rebellion sa daigdig na ito. Kaya dito sa church, hindi pwede rebelde dito. Hindi po pwede mga sasagot-sagot dito. Hindi po pwede mga ngatwirangka sa sanlaban sa salita ng Diyos. Hindi maaaring dito ang pagsinabi sa salita ng Diyos, akabot ka pa ng ulo. Hindi po. Sa ating pagsinabi sa salita ng Diyos, wala tayong gabi kundi sundin lamang ito. Amen po ba? Amen. Bakit? Pagka ang salita ay Diyos. Kung sino ko kontra sa Diyos? Sabi na nga ng salita ng Diyos, o kontrahin pa. Ipinasya ng Diyos na sa pamagitan lamang ng gawain ng pagtubos, sa pamagitan ng inosenteng biktima, at ako'y ng kasalanan na nahatulang masamang lahing ito, ay kanya na itong muling napalaya mula sa mahigpit at labis na pamamahala ni Satanas at ang kanyang mga kampon. Napit ako ko po ba ninyo yung philosophy of redemption? Kasi napakahalaga nito. Sa pamagitan ng legal na pamamaraan at sabilidad at persahang pag-alis sa kanya ng ninakaw ng karapatan na alipinin ang tao at maging sunod-sunuran sa kanya, ay muling idunalik ng Diyos sa tao na siya'y muling kanyang mapamahalaan. At patuloy naman sa katuparan ang dakilang layunan at plano nito sa tao na kanyang nilika noong una pa man.
upang lubos na mapalaya ang tao sa hatol. At iyak na kaparusahan dahil sa nagawang kasalanan ay kailangang bayaran. At kung nagawa ng bayaran na ng isang tao ang penalty, mananatili pa rin siya forever dead. Kung ang ginagawang pagbayad ay nagmumula sa walang bisa at luma at walang kapangyarihan tuntunin ang kautusan naghahain patungkol sa mga kasalanan. So ganun pa rin bisa lang ng law of Moses. Alin ang handog patungkol sa kasalanan. Pero yung tao na inalaya, yung ginawa ng para mag-alay para sa kanya, forever dead pa rin. Bakit walang buhay na matatanggap sa loob eh? Sa lumang covenant. Samantala sa ating Panginoong Jesus, yung alay niya sa atin, talagang meron tayong direktang access na makapunta sa kanya, umarap sa kanya, na malakas yung ating loob na walang sino man magtataboy sa atin. Kasi sa old covenant, talagawa, yung sasadote, sa ating kapatid, pag-ano mo lang, antong sa kasalanan, eh kung makamali pa ako, baka abutin pa ako ng kamatayan. At saka kahirapan doon, pag may kapintasan ka, hindi ka pwede pumasok doon. Kasi ang tinatawag na ka, banag-banagan ka ako. Bakit? Ang papasok natin, wala kapintasan. Ilang tatao may kapintasan? Hindi pwede koma, hindi pwede kuba, hindi pwede ako. Iyon ang kahirapan ng old covenant. Na walang bisa at hindi nagbibigay ng eternal na buhay. Kung ang ginawang pangbayad ay nagmumula sa walang bisa at lumat, walang pangyari ang tuntunin. Ngunit kung ang isang tao ay muling naipagkasundo sa Diyos, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus, kayo yun, naipagkasundo na po ba kayo? At muling naibalik siya sa orihinal na posisyon. So, pagkatala ay pagkasundo kay Kristo, back to normal tayo. Balik tayo sa orihinal na posisyon. Alin? Nung ang tao yung nalikain ng Diyos. Iyon, yung nabalik tayo sa ganung relationship. Ay bumabalik ang kalagayan ng pagiging natalik na relasyon natin sa Diyos. Siya na ginawang angkop at karapat dapat ang ganap na pagtubos sa kasalanan ay nangangailangan maghihigit pa sa tao to be able to live again after the penalty was paid. And the only solution was for God to become man. Yun nga sinabi sa inyo. Ang salita ay nagkatawang tao. And pay the penalty, letting man go free. Sa gantong kaparanan lamang ng Diyos ay magiging malinis sa anumang akusasyon at paninisi patungkol sa kawalan ng katarungan sa pagpipilit ng iba na gawin ang isang bagay na sa kanyang sarili ay hindi niya maaaring magawa. Ang kanyang mga banal na kautusan, kahatulan at ang uri ng kanyang kapamahalaan ay pupurihin at dadakilain ng lahat ng kanyang mga nilikha hanggang sa kawalang hanggan. Kaya magpasalamat kayo sa Diyos, mga kapatid. Sapagkat kung hindi nagkatawang tao ang isa sa tatlong persona ng pagka-Diyos, ay wala tayong lahat ngayon sa ating kinalalagyan. Nataglay-taglay ang mga dakilang biyaya at nakalangit na pinangako ng Diyos. Sa lahat ng sa Kanya ay sasampalataya ay ibig at nakahandang sumunod lamang sa Kanya. Sa pamagitan dakilang pag-ibig ng Diyos sa tao, asama tayong lahat doon. Amen po ba? Ay inunawa ang kahabag-habag na kalagay ng tao. Kinuha ang mahinang kalagayan nito upang bayaran ang lahat ng mga naging kasalanan at pagkukulang ng tao na naging dahilan ng pagkalugbok nito dahil sa kawalan ng kaadaman. Salamat na salamat sa Diyos
nasa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pagkat mahirap at masakit man ang kapalaran ng hihintay, ay sinikap na makaabot sa kahinian ng pagiging karapat-dapat sa sukatan ng Diyos upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay naging dahilan ng kahiyahiyang pagkatalo ni Satanas. Kaya sinabi natin pa nung Jesus, makita niya yung sana. Bako, nakita niya, grabe yung masakay. Ano natin ka ng Panginoon doon? Yung pahirap at durusa na para ba hindi sa makakaabot sa Diyos. Yun ang pinangalan niya dapat siya. Kinakalas doon sa mamatay, sa krus, o sa lapag sa mamatay, wala tayong lahat. Amen po ba? Kasi sa pamagitan ng pagkapako sa krus, na ebanghelyo ng ating Panginoon Jesus ang buong tintakap. Siya yung nilagay sa pinakamataas, pinakataluktok na lugar para ma-evangelize ang buong sangkatauhan. Amen po ba tayo? Amen. Kaya sinabi niya, ako! Hanggang marami ang isipo sa atin ang saraw nito na sinakita natin Panginoon Jesus. Sa lupa pa na kung bumbugin siya. Sabi nga ni Isaiah, ano ba't siya hindi na mukhang tao? Sabi niyo yung pong yung crown of thorns, yung crown of thorns, sino-sino pwede magsuot yun? Wala. Alam po niyo, kinit na rito kangahaba, wala kulandos. Baka pinapasok na gano'n, kita-kita yung bakat ng kinit eh. Sipin niyo yun. Sino makakagawas na? Tapos, di ba, gagaya-gaya. Pagka tinumahan ng araw, ay ako, ting-ting lang yung pinapakbo dyan eh. Ano-ano mapapala naman dyan? At sa sinabi natin pa ng Jesus, ay, it is finished! Gawa pa kayo ng gawa ng mga ritual, eh, hindi mo lang mapagbilig ka sa tao. At yun po, Scourger, Amano. 40 minus 1, sinabi ko na sa inyo yun. Hindi sa 40 ang hataw, 39. Pero yung 39 na yun, times 2 sa 12, dahil ako sa mga, absent ako na ito, huwag yan. 39 times 12. Nakakahataw na ganyan, mukukas sa likod nyo. Isipin nyo yun, diba? Kaya yung 400 plus na stripes yan. Sino baka tatagalo? Pagkatapos, pagbubuhat lang ng cross dyan eh. Or ganda ng panod, baka ganun ba? Yung mga mag-iinuman, maglalas. Hindi ganun na ating Panginoon, seryoso. Bakit? Sapagkat ito, dakilang gawain ng pagtubos sa tao na walang sino man ang makagagawa sa ibabaw ng mundo ito. Ang ating Panginoong Jesus lamang. Kaya, hanggat maaari ang isin mo sa akin ang saraw nito. Ngunit natapos din dun sa ang kalooban mo ang mangyari. Nangilagay ni Satanas, ulitin ko ang inosente yung tao. At wala kamalay-malay sa kasaganan, sa kamatayan, at dakilang hukob sa sangkalangitan, sa makatibagay ang ating Panginoong Jesus, ay pinawalang bisa lahat ng kanyang pag-aangking at karapatan sa lahat ng kanyang mga naging biktima. So tayo, walang tayong dapat na makalala na tayo eh, nasa ilalim ng pangasiwa ni Satanas. Tayo pinawalang bisada na niya. Ibinigyan na sa ating karapatan nito. Kaya lang sasampag at ayalag tayo. Sa ngayon mga kapatid, para sa kaalaman nating lahat, ay hinahawakan ni Satanas ang maling pamamahala sa ibabaw nila. Ang pangunahe at ang lagi niyang ginagamit na paraan ng pakikitungo sa tao, takutin ang tao, akitin at ilagay sa pagkakilangan ng tao, sumbatan ng tao, dahil sa kawalan ng karunungan at kaalaman nito. Kaya alam
na alam ni Satanas kung sino-sino madali niyang maapin at maninilang. Sila na walang kainteres na malaman ang buong katotohanan. Napakahalaga mga kapatid na pag-aaral na isinasagawa natin pagkat ito yung kaparaanan ng bagong kapanganakan na ibinagkalob sa atin ng Diyos. Na maliban ng tao ay panganak ng tubig at espiritu ay hindi nyo makikita ang kaharian ng Diyos. At kung hindi makikita ninuman ang lugar na kanyang pupuntahan, ay lalo hindi siya makakapasok doon. Pagkat paano ka mapapasok sa isang lugar na hindi pa nakikita? Pero tayo, alam natin yung papasokan natin yung kingdom of God. Kailan po ba? Bakit? Nakita natin sa pagitan ng mga aral at turo. Ang dakilang palatandaan na isa ay personal na nakaranas ng dakilang katubusan na ginawa na ating Panginoong Jesus ay ang nananang Espiritu Santo. Nasa inyo pa ba? Iyan ang palatandaan na kayo tinubos na. Sapagkat yung isang tao, hindi pa niya natutubos, walang Espiritu Santo. Walang tutulong sa kanya. Walang kapangyarihan pupunta sa kanya. Ito ang kumikilos at gumagawa sa bawat tumanggap dito. Pagkat kung wala siya sa iglesia ang pinaglalian sa atin, ay baliwan ang lahat ng panglilingkod na sinasagawa ng bawat isa na naririto. All who assert their legal. So lahat ang naninindiga na pangawakan na sila ay tinubos na, sila ay binili na ng dugo at tanggap ang makalamit na karapatan at sila na lumalaban sa diablo can be free from sin. Gayun din sa sakit at sa lahat ng satanic powers na hindi magagawa with the powerful help from the Spirit of God. All believers are now representatives of officers of God's law. Bakit? Kaya kailangan tayo matutuwid. Lahat tayo representative, lahat tayo congressman. Sa pagkakaguyod ng mga aral at turo ng Bible. Bakit? Eh kasi yung ambassador sa reconciliation. Kaya kailangan natin matutuwid. Believers are not representatives and officers of God's law and can dispossess and cast out devils. Mark 16, 17 to 20. They have the Christian power of attorney to act in Christ's place now on earth. John 14, 12. All who refuse to do so, lahat ng mga mananampalataya na tumatanggi na ito'y gawin o ganapin, sundin. Are out of the divine will and will suffer what they permit satanic forces to do them. Ephesians 4:27. Now real faith proves Satan impotent. Pagkat tunay na pananampalataya na sa inyo, ito ang mapapatunay si Satanas ay impotent. Wala nang kapangyarihan. Wala nang lakas. Pasanap nga kayo sa Diyos. Dapat magsisalangsang kayo sa Diablo. At tatakas siya sa inyo. Because nasa inyo ang Christian power of attorney. God assumes responsibility. Maas ang Diyos ang responsibilidad for salvation and keep them free from condition of meeting His terms and repentance and holy living. Nais ng Diyos sa mga kita ang responsibilidad na ito pagdating sa kaligtasan at pinangangalagaan niya ng mga tao sa pamagitan ng ano, nakaabot sa sukatan at mga terms para sa
repentance, and holy living. Hebrews 12:14-15. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao. Ang tampad papakabangan. Nakuwala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Napakaingatan. Napaka ang sino may di makabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo bagabati ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito ay mahawa ang marami. Ang gawain ni Satan sa kasalukuyan, he is now only the accuser of the brethren and has no legal claim, wala sa karapatan sa mga matunay na mananampalataya na muling maki sila. Because the risen Christ is your definite attorney. Amen po. May tagapagtanggol kayo. 1 John 2:1-2. Mabuti kong mga anak, ang mga bagay na ito'y sinusulat kasi ko sa inyo upang kayo huwag magkasala. At kung ang sino man ay magkasala, ang may tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matubig. Siya ang defensive attorney natin. At siya ang papalubag-loob sa ating mga kasalanan. At hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng buong sanlibutan din naman. The law must still be upheld. And God cannot excuse any sin. No human court can forgive and justify anyone who continues to commit crimes. So it is with the court of heaven, the supreme judge is sworn to uphold the demands of the law. Na himpit na pinatutupad ang kahingian ng kautosan sa bawat kaso. All sin must be properly confessed and the life consecrated to the moral law before one is justified and Satan loses his case in the court of heaven. If one commits sin and refuses to confess and rectify his life, may sabihin yun, ibang mali, pipilit ang tama. Satan win his case and God is under obligation to pass the sentence of the broken law. Kaya gagawa ng hato ng Diyos sa kung ano ginawa natin dito sa lupa sa katawang ito. Hindi na pabibiro ang Diyos. Ang sima ng tatanim sa laman, sa laman mag-aani ng kamatayan. At ang sima ng tatanim nang sa Espiritu ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Pasalamatan po natin ating Panginoon.